Good morning. Welcome to my vlog today. Walaan niyo kung bakit ako naka-face mask ngayon. Kasi po, maghuhugas po ako ng mga plato ng aking part-time. Kaya ako nagsuot ng face mask kasi yung bleach po, sobrang tapang. Hindi naman po, unhealthy po siya. Hindi po pwedeng ma-expose tayo sa mga ganyang amoy kasi nga yung baga natin kailangan din natin ingatan. So, welcome to my vlog and please subscribe my YouTube channel and huwag niyo pong laging kalimutan ay hit ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video dito sa Macau bilang katulong, bilang OFW. Ito po yung trabaho namin sa araw-araw routine ko. Actually, Linggo po ngayon, ito po ay part-time ko dito sa aking Portuguese na part-time. So, let's start na, mga guys, maghugas ng platong tambak po. Super. Ganito po siya pagka ano, sa akin lahat. Siyempre, katulong tayo. Kumuha pa siya ng part-time kung sa kanya siya yung maghugas, di ba? So, let's start. Maghugas ng plato. I'm wearing my gloves to protect my mga kamay para po hindi po magka-ugat-ugat tayo kasi hindi po maganda pag maraming ugat. Masakit din sa kamay nyo. So, start na po tayo maghugas. Ngayon. Grabe. Grabe. Ito po ang aking trabaho dito sa aking part-time. At sila nakasampay na po ako. Pagkating ko nakalaban na siya. Yun naman ang ano sa kanya. Nakalaban na siya. Nakasampay na lang ako. Nakasampay na. So, meron pa nga kasalag dito. Mga bigsi dyan, naisalang na rin niya, nailaban na rin niya. Gano'n ang mga... Lahat po na naming partner ko, mababait po nila. So, ay thanks God na binigyan ako ng oportunidad na magkaroon ng mga partner na super bait. Dagdag ano po yan? Dagdag income din ito guys. Kailangan natin kumain para sa ekonomiya. Matapag kasi yung bleach, nag-ano ako sa banyo, nag-spray, para hindi ka masyadong pagod, hindi ka makapuspos. Isprayan mo muna siya ng bleach para umangat yung dumi niya. At, tapos mamaya, konting ano na lang yun, puspos eh, okay na siya. Ganoon ang technique guys, sa paglilinis para hindi masyadong pagod yung braso mo sa kapupuspos. Samahan niyo ako. Maraming salamat. Sinamahan niyo ako sa paghuhugas. Kumusta na kayo dyan, guys? Sa Pilipinas. Meron na bang ano? Vaccine dyan sa, ano, sa COVID. Dito, meron na yata. Pero, hindi pa yata kami, ano, baka mga residente muna ang magpapa-vaccine ng, ano, alam ko. Pero allowed naman daw kami guys, libre naman yun eh. Diyan, kumusta sa Pilipinas? Hindi na kami makapagpapasyon. Ano ba yan? Almost 3 years na yata akong hindi nakapagpapasyon. Plano ako ng December. Bakasyon sana, kaya lang eksakto naman ano. Nagkaroon ng pandemic, di ba? At kaya yun, umuwi ako. Pinapayagan ako umuwi. 15 days yata yung sinasabi sa akin ng amo ko. Ang problema, siyempre pagka umuwi ako, quarantine ako ng 14 days. O di may 1 day na lang ako. E kung 12 days lang nang release sa akin, di may utang ka ako na 2 days. Diba yan? Nag-extend pa. Umuwi pa ako. Kaya hindi na kami umuwi kasi nga, dun nga, dun sa quarantine na yan. At kapagbalik na dito sa Macau, 14 days din kami na quarantine. Ang problema, kami pa magbabayad din. At least dyan sa Pilipinas, kung pag-umot kami mga OFW, libre man kami. Kaya lang dito pagbalik namin. Kaya lang, kahit gusto na namin bumalik, bawal bumalik. Hindi na kami makakabalik. Kaya, dito na muna kami. Is-is na lang muna dito sa Macau. Para, okay po na lang muna. Kunti-kunti.
Ay, lumusot tayo dyan, guys. Okay ba ang halang buhay dito sa Pilipinas? Ano na ba yata? After 3, total 4 minutes, 23 pa yata kami pwedeng, ano, umuwi. So, tiis muna ng, ano, 2 years pa. Diba? Tagal. Tagal pa kami yung... Pwede naman kami umuwi, kaya lang hindi na kami pwedeng bumalik. Siyempre, ano naman ang harap ng kailangan dyan sa Pilipinas. Hindi na kami babalik. Kahit may nito pa yata eh, parang ang hirap pa rin ano, pag nag-umpisa. Kaya, isa lang muna dito kami. Dito eh, may monthly na income, di ba? Tapos, pag-vlog din ako, kasi mahilig din akong magiging video. So, at least dito, malay natin, di ba guys? Kaya, tulungan, tulungan na lang, tulungan na lang sa mga ano. Mahigpit na rin si ano ngayon eh, si Lolo. Ang hirap mag ano, mag... Nakakapasok ka lang ng nakatahigan nga ng banana, pero maya-maya lang, inain na yung banana mo, inain na yung Lolo. Diba? Tiis lang talaga guys sa lahat ng bagay, puro tiis. Kasi, ang puhunan natin na para maging successful tayo sa buhay, saga, determinado ka sa mga ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo, and kailangan focus ka sa goal mo, kasi yun ang magiging susi. Saka to always be humble, kasi yun talaga yung isang puhunan mo sa isang tao para maging successful ka. Kasi pag gaya sa amin bilang mga OFW, kung wala kang hindi ka marunong magpakumbaba, kasi siyempre amo, amo is amo talaga. Pagka pinagalitan ka, galit ka pa sa amo mo, wala, hindi ka magtatagal sa isang amo. Ako dito, halos lahat nagtatagal ako sa amo ko. Kasi kahit pagalitan ako, as long as hindi ako sinasaktan ng physical na ano, na pananakit, wala sila sa akin maririnig. Ganyan ako guys. Yun ang puunan ko kung bakit ako nagpatagal sa amo. Saka laging ano, ulo, nasasaktan ka yung motion mo kasi ganyan. Pero kailangan mo ibaba mo yung sarili mo kasi nasa ibang lugar. Hindi kahit na kasi may pinag-aralan ka. Tapos pinagalitan ka ng amo mo. Yung pride mo. Kasi nga, sasabihin mo, teacher ako, commerce ako, graduate ako ng ano sa Pilipinas, degree holder ako. Siyempre, try mo yan eh. Sasabot ka sa amo mo nga, hindi ako, hindi ako pinagalala ito. Pero malik guys, kailangan lagi kang, ibaba mo yung sarili mo, na kahit nag-aral ka, kahit abogado ka pa sa Pilipinas, kasi wala tayo sa ating sariling lugar. Kasi sa sarili ng lugar natin, kasi ang hinahabon natin yung goal natin, yung kung paano tayo natin sa trabaho, kung paano makasasit natin yung mga ginagawa natin ng mga boss natin. So, always be humble yourself. That's it. Saka, yung sa trabaho, kailangan masipag ka. Tapos, saya ka sa ginagawa mo, kahit ang maya sa ginagawa mo, kahit mahirap, meron bang masaya na mahirap, ay meron bang naghihirap ako sa trabaho masaya? Meron, ako ganito eh. Nasubukan ko, grabe eh, sa Hong Kong, ay grabe ang dinaras ko na nasa Hong Kong ako. Wala akong makain, hindi, kahit ako ang bibili ng sarili kong pagkain, hindi nila ako pinapayagan. Wala akong susi sa bahay. Hindi ako pwedeng lumabas kasi wala nga akong susi. Eh, kung mailak ang pintuan, hindi paano ako makapasok. Tapos, wala akong pagkain na rice. Wala noodles. Noodles lang na wala talagang kasawsaw. Walang lalasa-lasa. Iwanan ako ng ganyan.
ganyan. Yan ang pagkain ko nung nasa Hong Kong ako. Nagtsaga ako. Wala silang narinig sa akin. Tapos, pagka may kapitbahay ako na Pilipina doon sa Hong Kong na siguro, one time nag-holiday ako, nakasabayan ko siya sa lift. Sabi niya, diyan pa pala, yun, naikwento ko yung buhay ko doon sa Hong Kong na yan, na wala ko pagkain. Naawa siya sa akin. Tapos, binibigyan niya ako ng pagkain. Nakikita ng amo ko kasi may camera sa may pinto. Nakikita ko ng amo ko na binibigyan ako ng pagkain. Ayaw niya, galit na galit siya. Yan yung dinanis ko sa Hong Kong, grabe. Tapos, alam mo, I love you guys. Ano, maglalaba ako ng labahin ko. Ayaw niyo yung pawashing. Naglalaba ako, nagpupusot ako sa maliit na timba lang na ganyan. Pati bedsheet nyo, at saka kumot ko doon ko nilalaban. Ayaw niya ipahang din doon sa, ano, siyempre tumutulo, pinapahang niya sa banyo, na ang liit-liit ng banyo. Grabe yung dinanas ko doon, guys, as in talagang, wala silang narin sa akin, nagtiis ako. Bakot ako ng 1 year in 1 month. 1 year in 1 month ba yun? Yung, oo, tama. Basta nagtiis ako ng ganyang katagal. Hindi ako bumaba sa amo ko. Kasi, iniisip ko, kung bababa ako, another payment na naman sa agency. So, nagtagal-tagal ako, nagtsaga ako sa kanila, kaya wala akong pagkain. Sila sa akin ang mag-terminate, guys. Yun ang gusto ko naman, kung i-determinate kasi sa kanila, sila ang babayan sa'yo. Kaya hindi ako nagtsaga ako na sila mag-terminate sa akin kasi ma-reducive ako na. Pero, no? So, terminate nila ako in the short story, i-terminate ako nila. Gustong-gusto ko yan, tinermilit niya ako kasi may na-receive ako ng pera noon. Almost 7,000 dollars. Siya naman, yung pinag-asal ulit, paghanap ng panibagong amo. Ganyan din na nasa ulit. As in, sino bang makakasubok sa inyo na may makakatiis? Matiisin kasi ako guys sa lahat ng mag-amo ko. Matyaga ako. Marunong akong ibaba ang sarili ko. Kahit walang makain mo, pinagtaga ako. Dalawang amo na ganyan guys, ang dinanap ko sa Hong Kong. Yung isa naman, pinagbintangan ako kumain ng orange. Sabi ko, hala, alam ko mga bali nila, kaya hindi ako kumakain ng kahit iabot nila sa akin, hindi ako nanginialam talaga. Sabi ko, napakasakit yung isang orange pagbibintangan ka. Tapos, yung mantika daw nila, mabilis maubos. Isipin nyo guys, maalhin ko ang mantika sa labas. Wala naman akong bahay. Humiingkis lang ha. Pinagbintangan nila ako na mabilis na maubos ang mantika. Ay, ang sakit sa loob noon yun. Kaya, nung tinerminate nila ako, gustong-gusto ko rin, nagtiis lang ako kasi yun na naisip ko, bayaran na naman ang agency. Nagtiis din ako hanggang sa tinerminate na ako. Alam mo, sabi ng agency sa akin, crazy daw yung amo ko. Oh, diba guys, na yun, nakatuwa ako nakakampi. Matiisin ako sa trabaho guys, kaya yun ang puhunan kung bakit pwede gusto mo magtagal sa isang trabaho. Yan lang ang pungulan guys. Tiyaga, humble yourself. Huwag mong i-level yung sarili mo. Kasi hindi pwede yun. Although kahit nagtapos ka sa Pilipinas, kahit degree holder ka, hindi mo pwedeng i-level yan sa ibang bansa. As long as ang trabaho mo is katulong, helper. Pero kung nag-opisina ka, kailangan humble ka rin sa sarili mo na i-level mo rin kung hanggang doon ka lang sa posisyon mo na yan. Hindi ka pwedeng pumasok sa ibang posisyon, mangialam. Basta hanggang doon ka lang kung ano yung pinasok. Ganun ang kukunan guys para maging successful ka sa buhay mo. At saka isa pa, meron ka talaga determination, focus your goal para ano, ma-reach mo yung dream mo, kung ano man yun, yung mga goals mo sa buhay mo. I-focus mo yung sarili mo, huwag kang, lagi mong ipasok sa sarili mo ang mga positive thoughts or thinking para hindi ka malubog doon sa mga narinig mo, mga negatives na narinig mo sa sarili mo, doon sa mga katabi mo, o sa mga kaibigan mo. Unang-una, submit yourself yung dream mo sa Panginoon. Kasi walang ibang tutulong sa'yo kundi ang Panginoon. Hindi sa mga taong nakapaligid sa atin. Yun talaga, submit yourself, your goals to God. And always be humble yourself. And yun, mag-focus ka sa sarili mo. Kung may pamilya ka, gamitin mo motivation yung family mo. Na kung may yung dream mo sa mga family mo. And yun, basta
always submit yourself to God kung ano yung mga plano mo. Kasi ang the best plan talaga is yung nanggaling sa Panginoon, hindi po yung galing sa atin. Kasi tayo lang po yung nagpaplano, pero yung the best plan talaga is nanggaling sa Panginoon. So, i-submit natin yung plano natin sa Panginoon at siya ang bahala sa atin. Tayo lang, ano, sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, ganun lang ang puhunan, guys, para maging successful tayo sa ating mga ginagawa. So, may dream someday, pag uwi ko sa Pilipinas, I have a successful business. Kahit na ano, basta try ko lang kung ano yung mga business na pwedeng pasukan, na plano ng Panginoon, hindi ko plano. So, maraming salamat, guys. And, pagka-umuwi ko pala, sana nga, makapasyal din ako sa dream kong lugar. Actually, nakapunta na rin ako ng Baguio. Ewan ko kung anong nangyari. Nung nag-aaral ako ng college noon kasi nag-field trip kami sa Baguio. Nakapunta na rin ako siguro mga 2 days kami doon nag-stay sa Baguio. And maraming salamat, guys, sa panonood, for sharing my advocacy pala. Actually, hindi. Ano lang yun? Dito sa Macau, ang buhay ko sa Macau, trabaho, church lang ako. I'm a Christian. I'm prime. Before, hindi naman ako. Today, now, sa ngayon, proud ako na as a Christian. So, serve ako sa church. Hindi naman ako marunong kumanta, pero hindi ako kumakanta. Nag-church ako. Nag-share lang ako the word of God sa mga kaibigan, winning the souls, mga ganun ang advocacy ako ngayon. And boarding house lang ako. Pagka meron kaming gathering sa church, nakakalabas naman kami. Pagka meron public holidays, nakakalabas din kami together with my church mates. Tapos, ngayon kasi wala talaga akong time kasi puro part-time ako. Full week yun, Monday to Sunday. Meron akong part-time. Pero nakakapagpahinga naman ako kasi sa morning, alas 3 lang talaga ang pasok ko sa pinaka main amo ko. Kasi part-time sponsor lang ako. 3 to 9 yun ang gabi. Morning, available ako. So, I have a part-time in the morning. Ang oras ko lang, 10 to 1. Kasi kailangan kong magpahinga ng siyempre 1 hanggang 1 o'clock. Magprepare din ako ng lunch ko. Tapos papasok na naman ako sa trabaho ko. Tapos morning, nakakapag-exercise din ako sometimes kasi pag nakakatulog ako ng maayos, nagbising ako ng maaga, nag-exercise muna ako, nag-jogging ako sa park. Yun ang daily routine ko sa as a katulong dito sa Macau. So maraming salamat, guys, for watching. And please subscribe my YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa aking ginagawa dito sa Macau bilang OFW. Thank you, guys! Shout out pala doon sa mga kapag-anak ko, Warainons, lahat po ng mga nationalities na nationalities pala, hindi pala, mga kababayan ko sa San Mansulok sa Pilipinas, San Mansulok sa mundo. Maraming salamat for watching, guys. Thank you. God bless us all. Focus to God always. Thank you. Bye-bye.